Okay guys, good morning po sa inyo lahat dyan. Ngayong araw natin kakabit tayo ng overhead at mag-adjust po tayo ng overhead valve adjustment and Jacob brake. Pakita ko lang po sa inyo ang mga gamit na kailangan natin ngayon. Ito po. 916 wrenches, 13mm wrenches, failure gauge, screw, 1-port drive, torque wrench, 916 deep socket, 1/2 deep socket, and crowpot port. Yan po, and of course, lube. The first thing po ay itatap dead center natin ang cylinder number 1. So, nakatap dead na po yan. At naipasok na po natin ang pinhole po. So, ang gamit ko po rito ay lumang chisel. So yan po, wala na po kasi siyang bolt dito. Actually guys, kung may makikita pa kayong cover nito, nakatanim dito na bolt, yan po ang required na ipasok dito sa pinhole. Ngayon, na-timing na po natin, na-tap dead center na po natin. Ang first thing gagawin nyo ay make a marking to make sure na may marking kayo po top dead number 1 center. Kasi pagkatapos adjust ng number 1 na adjustment, turn in 360, boom, now it top dead center on number 6. So ready for adjustment. Yeah, top dead center number 1, we need to adjust of course both bulb intake and exhaust of number 1, intake number 2, exhaust number 3, and intake number 4, exhaust number 5. Yan po ang i-adjust natin for top dead center number 1. Now turn 360, after adjustment turn 360, top dead center number 6. So of course adjust two bulb, intake and exhaust, yeah, and exhaust number 5, right? Oh no, wrong po, I'm sorry, intake number 5, exhaust number 4, and intake number 3, exhaust number 2. Yan po ang i-adjust for top center number 6. May alternate po ba na malaman kung wala? Kasi minsan po yung pinhole natin dito sa flywheel, nababarahan po yung katagalan, kumbaga matagal na po siya gamit, tapos ngayon lang natin gagawin, nababarahan po yan, hindi natin maipasok sa pinhole. So may alternate po ba? Of course meron po. Para malaman natin top dead number 1, check here at the injection pump hole. Ayan. So ikutin lang po natin, ikutin, tapos kung may pin po tayo, may accurate pin po na ipinapasok ko rito. So ikutin nyo yan, check on the preply on top dead center number 1. Yan, meron po yung marking dito. So pag naitapat nyo po dito sa butas yung marking, it means naka top dead number 1 po tayo. Pero ako po, wala po kasi akong pinhole na gamit, pin timing, kaya doon po ako nagbabase. Total, nalinis ko na mo ito, naibaba ko na yung makina, kaya pasok yung timing pin ko. Yan guys, let's do this. Okay guys, gagawin po muna natin ngayon. Okay, naisit ko na po itong rocker arm, nahigpitan ko na itong ball. So higpitan natin itong mga fuel line muna, kasi pag naipatong natin yung Jacob brake dito, mahirap, halos mawalan po tayo ng access dito para mahigpitan to. So higpitan po natin. Ang dito po natin gagamitin itong special wrenches na crowpot. So hanapin po natin ng sukat. I think is 3-port here. Nope. Okay, good. 7-8. Gusto ay things 3-4. Good.
required na tightening lang po nito ay 30 foot pounds both. So, but make sure guys, make sure mga pups na pag nagtanggal kayo nitong PUV line, make sure na papalitan nyo na rin po itong o-ring ito bago palitan po itong o-ring na to. So bago nyo ikabit, lagyan nyo po ng lube ng oil as mas mainam po. Ayan po ang required ng Caterpillar dealer. So ha, ipitan po natin. Talk po na natin, 30 foot pounds po ang required. So nakaset na po yung torque wrench natin ng 30. Ayan po, ganun din po ito. Hanapan nyo lang po ng angle kasi isang mahirap talagang anuhan. Ayan po. Kasi kung hindi pa po natin ito i-torque, tapos ilalagay na natin ang Jacob brake, mahirapan po tayo mag-torque. Kaya hanggat wala pa po yung Jacob brake, kailangan na natin i-torque. Ito po muna inuuna ko sa mga injector side kasi po andito na, nakakabit na tong para dito. Magkaiba po kasi ng size dito sa isa. So unahin ko po muna lahat to. Yan po, hanapin nyo lang ng angle kasi hirap po talaga anuhan ng angle to eh. Tsagaan lang po. Lumingis yung isa nating braid, so ibalik lang po natin. Halin, hindi pa naman natin na-adjust yun, iluwagan na natin to. Kailangan din po luwagan tong mga to para sa steam valve adjustment. Okay po, tapos na tayo. Let's do this on the outside. So torque po natin tong mga to sa panlabas po. Same lang po ng value ng torque dito sa loob, 30 foot pounds. So tapos na po natin i-torque tong side dito ng 456. So subukan po natin kabit ang Jacob brake. Pero ito pa po, Jacob brake po may kanya-kanya pong spacer. Ito po yung spacer kung gamit is may mark ng B. Yung iba po mark on A. Yung may mark on A po required pa po yung lagyan ng shim. Pero po mayroon pong serial number ang Jacob brake. Hindi ko lang po matanda kung anong serial number. Pero mas pag mas pataas do sa nire-require ng Caterpillar, it's meant we need a shim. Pero ito po kasi is prefix 91 model. So mark B po ang gamit ko. Mark B. At the same time, ito po yung lumang spacer niya. Hindi po kasi ako nagpalit ng ano, ng mga bolt, ano ka ano.
total rebuild lang naman po ito. Balbalik ko lang po yung dating ano niya. Pero kung magbabago po kayo ng shim, anong spacer, tingnan nyo po kung required lagyan ng shim. Ang shim po, it's I can't remember, pero if I'm not wrong, it's not more than 0.08 mm, like that. Not more than 0.08 mm. Yun po. Ha, kabit na natin. Yung may mark ng B po sa side, it's go to the bottom, facing to the bottom. Yan po. At make sure po pala, isa po, paglagay natin ng Jacob brake, make sure na ito'y hindi sasayad sa Jacob brake housing. Ngayon kung sasayad po, kailangan po natin uli resetting ng engine, pero bawal pong baluktutin kasi po doon po magsisimula ang leaking ng fuel. High pressure po ito. If I'm not mistaken, this is more than 3000 psi, so high pressure po ito, so bawal po baluktutin. Ngayon kung sasayad po to, kailangan po natin luwagan at iiba ng angle. Let's try. Okay po. Wala pong kasayad-sayad. Let's take a look. Malaki po ang clearance, so it means okay po, hindi po tayo mag ano, magbabago ng engine. Yan po, and bago po natin higpitan to, make sure po na laging naluluwagan natin itong adjusting screw. So luluwagan po natin. Ganyan. Dito natin gagamitin yung ating 916 wrench. Kunting back lang po. 360 turn, 360 degree. I-feel nyo lang po kung ayan, kung ano siya, bibitaw yun, sabihin mo lang na po. Huwag po kakalimutan ang oil. Oil ko ha, kailangan ko na po mag-refill. Ayan mga kapatid, lagyan na natin yung nut. Huwag po kakalimutan lagi yung washer. Wala, may kunting oil kasi wet type po sila. Ang torque po nito, it's 60 first foot pounds and until 100 foot pounds po. Yan po nakalagay, yan po nakalagay sa OEM manufacturer. Sundin na lang po natin siya until 100 foot pounds po. So sit natin yung torque wrench ng 60.
Stick po muna. I-level lang po muna natin bago natin palpatin ang ito. Ayan. 64 pounds po. Then make it 100. Po. Ayan, kung nabababaan po kayo sa 100, that's your choice po kung dadagdagan nyo until 110 foot pounds. Pero ako, stick lang po ako sa 100 foot pounds. It depends sa inyo po. Total, matatansya nyo naman yung forcing ng nut eh. Stick lang po ako sa 100. Pero it's up to you po, guys. Kung gusto nyo yung dagdagan pa. Total, arayos lang tong bolt ko. Yeah. Okay po. Next, go to the other side. 1, 2, 3. Higpitang po ulit natin tong torque po muna natin itong outside ng 1, 2, 3 cylinder bago po natin kabit yung Jacko brake. Kabit po natin itong spacer. Lube oil. Then Jacko brake pump. Ito po ang port. Hindi ko po na ituro sa inyo kanina. Ayan po. Tingnan nyo lang po. Ito po ang port in ng Jacko brake. So, ito po yung nagsusupply ng oil go to the Jacko brake. So, mamaya po ituturo ko sa inyo kung tanggal yung ano natin. Ayan. Pero siya po ang dyan po nanggagaling yung supply ng oil sa Jacko brake. So make sure po itong hole na papasok dito malinis po ah, kasi may o-ring din po ito. So bago na po ang o-ring nito. Kalimutan luwagan lagi ito bago higpitan. Back po hanggang ma-print yun, na-printly na po siya. Yan, printly 360 I think enough. So malaki naman po ang clearance ng fuel line natin. So ito, malaki naman po, hindi naman sayad. So
Bigyan natin higpitan. Oil, lube oil. Hindi po natin iimpakin, didikit lang po natin ha. Saan natin itotork ng 60 muna. Tipot palong stock. Balance po muna natin. Now, make it 100. Ito pong bolt na to, kasama po to sa Jacob brake, it's 60 foot pounds po ang to. So 60 on this 2 bolt and 100 on this 2 nuts on here. Okay, so ito po natin ng 60, pero pantay po natin bago natin sagad ng 60. Nakasit na po ito ng 60 foot pounds. Yan po. Yan po. So mag-a-adjust na po tayo. Okay guys, mag-a-adjust na po tayo ng valve flashing po or valve adjustment and included this jacket brake and the same time na po to. So mag-adjust po tayo ng valve flash, yan nga po, adjust sa top, naka top dead center na po yung number 1 natin. So kailangan adjust tong top dead center number 1, this both valve of cylinder number 1, intake exhaust, tapos intake of number 2, exhaust of number 3, yun po, and intake of number 4, and exhaust of number 5, yan po. Sa Jacob brake po, 1 and 3, 5, ito pong screw number 1, screw number 3, and screw number 5. Yan pang ano natin at active top dead center number 1. Okay, bago po mag-adjust, bago ko po hinigpitan lahat to rocker arm, niluwagan ko nga po pala muna tong na push rod. Ito po, niluwagan natin lahat yan.
So yan po, dyan, dito tayo mag-a-adjust. Kasi po dito, para sa bridge po lahat to. Ayan. So, ito po kasi hindi ko na ginalawang resetting nito. Ito pa po yung luma. So, ang ano po nito, yung height ng valves. So, mag-a-adjust po tayo dito. At the same time rito. So, may copy po tayo rito ng procedure of valve adjustment. This is came from the dealer. So, kung hirap po kayong humanap ng spec po nitong mga ganito kasi 1980s pa po, mga 1980s engine pa po itong mga 3406B na to, na caterpillar. So mahirap po hanapin ng specification. So ang dealer po always pong nagbibigay ng copy po, procedure of how to rebuild. As long as tumawag lang po kayo tapos send sa email. Ito po, pinasend po to sa email ko, pinasend ko po sa email ko kasi sa kanila naman po ako kumukuha lagi ng parts. If caterpillar parts, go to the caterpillar parts. Yun po. See, so ang intake po, ang valve adjustment is intake loss is 0.015 thousand of an inch, equivalent po ng 0.38 millimeter. Ang exhaust naman po ng valve is 0.030 thousand of an inch, equivalent po ng sa millimeter is 0.76 millimeter. Yan po. So let's get a date. Okay guys, so yeah, adjust po tayo. Gamit ko po rito ay 15 inches po, 1000 of an inch. So lagyan po natin ng konting lube para dumulas po itong pillar gauge natin. Pili po, konting drag lang po. Ayan po. So, pita po natin. Ang higpit po nitong jam nut, 22 foot pounds lang po. So, let's try. Lang po natin. Mahirap po mag-torque nung wala kang special tools para dito. So, tansyahin lang po natin tapos reviewin na lang natin mamaya. Yan po. Swabing-swabi po siya. Okay. Ipikpit na po ng konti. Alright. So, let's get to the exhaust valve. So it's a ipita pa po natin muna lahat ng intake. So intake number 1 and then intake number 2. Ito po. So lagi po natin lalagyan ng lube para po magandang clean ang ating pillar gauge. Pigitin pa po paluwag yung jam nut. Medyo malayo po eh. Kung may tamang tools naman po kayo para dito, pusmahin lang po. Diretso na po sa torque range. Okay po. So again, intake number 4. This one po.
22 foot pumps lang po yan ha. Tansyahan na lang po. Medyo maluwag po. So, back po natin. Huwag po kayo magsasawang kailangan lagi kong magandang pre-play. Ayan. Medyo okay na po. Tignan na natin. Okay po. Swabe-swabe. May dragging po siya. Kunti lang. Okay. Good. So, tapos na po tayo sa lahat ng intake. Sa, let's move to the exhaust number 1. Gamit naman po natin, hindi screw, kundi 13 in 9/16 millimeter. Ito po. So, ito rin po ang tinutulak ng Jayco brake. So pagkatapos natin i-adjust itong exhaust, adjust naman natin yung Jayco brake. Thirteen millimeter po. Simple lang po ng intake. Kunting higpit. Parehas lang po ito. 22 mm. Yan. Okay po siya. So, higpitan natin ng kunti. Mamaya ko na po ito torque lahat. Sabi-sabi. Yung ano na ang pillar gauge natin. Ayan. Let's move to the exhaust number 3. Ito po. Here. Loop oil po. Para maganda po ang clean ng pillar gauge. Huwagan natin jam na turn tight po natin ang Jayco ball. Jayco biscrew po ang tawag dito. Always feel the dragging of your feather gauge. Be careful po ah. Make sure po na hindi kayo malalaglagan ng tools inside the intake. Baka mahirapan po kayo pagkuha. Gaya niya, walang takip. O kaya baka malaglag po dito. Ako na po kaano po. Kaya be careful lang po. Or kat maaari ilagay niyo ng takip. Po masyado. So, balik po ulit. Yan siya na po. At mahaba po itong video na to.
So check nyo lang po, basta 22 foot pounds po. Kung may 13 tools po kayo, 22 foot pounds, that's it. Okay po, sabing sabi. So next is exhaust number 5. Ito po. So oil, lube oil. Konti, kaya balik-balik po tayo. Huwag po kayo mawawala ng pasensya. Ganyan po talaga. Nawala kayo ng pasensya, mas mataas po ang chance ma-backjump tayo. So pag na-backjump tayo, hindi po natin alam ano mangyayari sa loob ng makina. So mas maganda na po kahit texto long hours, at least po assurable yung ginagawa natin. Let's move to adjust of Jacob brake before we turn at top dead number 6. Okay? Okay mga paps, adjust naman tayo ng Jacob brake. Pakita ko lang po sa inyo ang isang copy ng Jacob brake na send sa akin ng Caterpillar dealer. Yan. Ito po ang model ng makina ginagawa natin, 3406B pre-91. So may kanya-kanya po silang adjustment clearance. So 3406B at sinundan po nitong pre-91. So ang kuhain natin is 0.080 inches or 1000 inch. Okay? Okay, let's get a do. Mga paps, kung wala naman po kayong di po kayo makakuha ng copy from dealer, merong naman po pala nakalagay dito sa taas ng Jacob brake. Ito po, hindi ko alam kung mababasa to. Mababasa, makikita nyo. Ayan po, nakalagay pre-91 model, ang clearance na kailangan is 0.080. Okay, ayan po. So ayan ang susundin natin. Dahil po ang pillar gauge natin ito lang, wala po tayong 80 inches or 0.80 inch. So ang ginawa natin, 0.022 plus 0.080 is equals to 40, plus may 40 pa tayo rito isa, equals 80, right? Ito mga guys, mga paps, so required nga ng 0.80 inches. So wala tayong ano eh, wala tayong 0.80. So ginawa lang natin ito, 0.013, 0.020, 0.022 and 0.025. So samahin natin yan, equals to 0.080. yan. Pasensya na mga paps, kulang po tayo sa mga gamit eh. Small YouTuber lang tayo, pero pag nakasweldo tayo sa YouTube, bibili tayo ng mga gandang gamit. Mga snap-on, mas maganda. Yan. Okay, mga paps, let's adjust. Number 1,
number 3 and number 5 for Jacob Brake at top dead center number 1. All right, let's go. Hello. So mga paps, isang side lang po ang gagamitin natin. Ito lang. Kasi nga po, hindi sapat yung ating filler gauges. Kung nakikita nyo po, dalawa dapat to, magkaganyan po dapat. Yung special nila. Ang problema, isang side lang po tayo. Kung nakikita nyo to. Yan. So, hopefully, dito tayo. Hindi ko. Ayan. Dapat yung dalawa magkasabay. So, one-sided lang tayo. Parehas. Tapos, pagkatapos dito, chicken din natin dito. Kung parehas, okay? Wala eh. Mahirapan tayo kumuha. Kung order tayo sa dealer, matagal po kasi dumating. Ito nga pong parts ko, almost 2 weeks inabot eh. Bago na kompleto. Pero kagandahan po kasi sa dealer dito, hindi sila madamot pagdating sa spec. Kaya, ayos lang. Sumipit ng konti. Baga. Ayan mga paps, kunting drag lang. Okay na yan. Ayan po. Chicken din natin kabilang side. Okay po. Pareha sila ng clearance. Good. So, torque natin ng 22 foot-pounds. Ayan po, madali na pong torque. So, lead 916, set po natin ng 22 foot-pounds. Nakaset up po siya. Alright, swabi-swabi po. Ayan mga paps, small YouTuber lang tayo, pero kahit hindi pa tayo nasweldo sa kay YT, I give you all information, all what you need. Yeah. Huwag po kayo mahiya magtanong. Don't be shy to ask me. Yeah. Ayan mga paps, re-reviewin na lang po natin. Katas ito, reviewin natin lahat. Tornet, top dead center, tapusin natin ang pag-a-adjust. Then after all adjustment, tornet again for 360. Try to check. And tornet one more. Try to check. That's it. Check. Ayan mga paps, kuha na natin ang engine brake number 1. So let's move to the engine brake number 3. Don't forget to oil mga paps, at para maganda maglaro. Okay, move in here, other side. Okay mga paps, hindi natin may pasok. So, luwagan ulit natin. Dito natin simula sa isang side. Tsaga lang po talaga. Yan. Okay. Good mga paps. So, hahanapin nyo po kung kagaya nyo ako na walang exact na filler gauge para dito.
hanapin niyo po kung aling side ang mas mahinam bago niyo higpitan. Okay? Okay mga paps, that's good. May nagtatanong po sa unang comment sa huling video ko rin para dito kung ano daw po trabaho ng engine brake. Ito lang po ang idea may isas may bigay ko sa iyo. Ang engine brake po helping to low giving low energy of motor or low motion. Para po ang trabaho during compression po ng cylinder natin. Yung compression po, it's compressed of mixing air and fuel. So, during compress po, this Jico brake, i-open niya po ang valve pushing to the downward. So, instead po sumabog yung compression natin, yung mixing fuel and oil, hindi na po siya makakasabog. Mai-release po rito sa exhaust. So, pag na-release po, magkakaroon po siya ng effect sa motion of engine. Nagkakaroon siya ng low energy. So, pag nagkaroon ng low energy, of course, yung speed natin ng truck, maapektuhan po yan. So, hihina po yan. So, instead of mag-apply siya ng brake pedal, ito po ang ginagamit ng mga truckers o yung mga tinatawag nilang pang ating pang heavy load. Yan po. Paano po gumagana to? Ayan po. Ito po ay solenoid valve. Ito po ang nagbibigay ng ito po ang nag-receive ng signal from the drivers. So, may switch po to inside the cab. So, pag inactivate ng driver, it means magkakaroon ng power to. Power. Hindi ako nagkakamali, 12 volts or around 5 volts to. Pero itong Jico brake, may standby oil pressure dito. Oil pressure ang bibigay from the oil pump. So, standby pressure. So, pag nagkaroon ng power to, activation, go, opening. So, yung standby oil pressure, opening, passing to this solenoid, and go to the, ito po, ang tawag rito ay, control valve. Meron po siyang check valve sa loob. So, dalawa po yan. So, pag makalagpas po sila rito, papasok po yan dito sa screw control natin. Ito po yung ina-adjust natin. So, pag makapasok po siya rito, lalabas siya rito sa piston. So, itong piston na to, tutukod po siya sa push rod natin. Yan po. Kita ko sa inyo, ha? Tutukod po siya ito. At pag tumukod siya rito, kasi nga yung kampalower natin, sige, ang up and down to up and down. At pag humaba ito, mapupush naman itong exhaust valve natin. So, dun lalabas ang compress.